Guys, welcome back to my channel again. Ito si Ken ulit na Kamandins Vlog. Ngayon nga pala may upload ako about sa papa ko, sa father ko na isa rin siya na seaman, nagsisiman din siya. I'm so proud of him kasi napagtapos niya kaming tatlong magkakapatid. Ako yung panganay, then yung pangalawa sa akin, at saka yung bunso namin babae. So I'm super happy na nagkaroon ako ng father na katulad niya. He's always there to provide not only financially but yung mga moral support before. Yung mga times na kailangan talaga namin ng ng pera sa pag-aaral, andyan talaga siya. And sa vlog na to, makikita nyo at matutuwa kayo kasi mas lalo ako, natutuwa ako kasi nakikita ko na ano. Ayun nga, hindi siya nagbablog ah, pero nagtry siya mag-send ng pic, ng video sa akin na nasa dry dock sila. So, eto, panoorin nyo yung video na galing sa kanya na inedit ko dito sa channel ko para makita nyo na nakaka-proud lang kasi may umaalalay sa inyo, may umaagapay kahit na medyo maedad na yung papa ko, he's still healthy pa rin, and yun nga, andyan pa rin para mag-provide para sa family. Malalaki na naman na rin kami, and for your info, yun nga, wala pang family si Kamandin kasi syempre, pero andyan, nakikita niya sa likod, andyan siya, and hopefully she is always safe and healthy. At saka yung family niya. Ayan, yun siya. Shout out sa'yo, honey. Sa vlog ko na to. Ayan, very supportive siya. At saka, ayan nga. Sinusuportahan niya rin ako dito sa pagbablog ko. Kahit na medyo kasi simula ako lang. So, dati pa kasi gusto ko na rin sana noon pa mag-vlog about sa pagbabarko, sa life, sa hindi naman totally yung buong buhay mo kundi sinishare mo lang kung ano yung mga na-experience mo, yung mga ginagawa sa buhay, pero hindi naman lahat syempre, yung parang magbibigay ka lang ng inspirasyon to others na makita nila na ganito ganyan yung buhay ng seaman. Pero ang pinaka main topic talaga dito natin is yung papa ko na, ayun nga, I'm so very proud of him kasi napalaki niya kami ng ganito, and syempre lalong-lalo doon sa mother namin kapag wala yung papa ko nasa alisan, nasa pagbabarko, syempre ilang months yan, syempre nagulat na lang sila na malalaki na kami. Gulat yung papa ko, binata na kami dalaga na yung bunso namin. And yun nga, I'm so happy to have him as my father, as a very good provider, lalo na syempre, yun nga, nagbabarko siya pa rin hanggang ngayon para syempre masuportahan yung ibang mga needs. Syempre nagkakaedad na rin sila ni mama. And yun nga, doon siya masaya. So sabi nga namin kung gusto mo nang magpahinga or tumigil, pero yun nga, very ano pa rin siya, yung gusto niyang sumakay, gusto niyang hinahanap-hanap din siguro ng katawan niya. Pero noon din kasi matagal din siya kasi natambay, halos for almost how many years na nawala siya sa pagbabarko. Then yun nga, ako yung pumalit, ako naman yung nakapagbarko, so din nag-support ako sa family ko. Parang naging breadwinner. So, ayun nga, na nakita ko kung ano yung hirap ng father ko as a seafarer. So, maswerte kayo na may mga father kayo, may mga kapamilya kayo na nagsisima, na nagsusupport para sa inyo. Kaya, sana pahalagahan nyo kung ano man meron yung mga papa nyo o yung mga kamag-anak nyo na nagsisiman, kasi ang pagsisiman is not really a good job para sa
sa iba kasi yun nga, mahirap. Kailangan mo na malakas yung loob mo, buo yung loob mo. At syempre, kailangan laging may baon kang prayers para laging safe tayo. At saka, yun, isa pa nga yun na ano, na ang pinakamasaya nga dun is, yun nga, nakapag umuwi yung papa namin, yun, nakikita ko yung sarili ko na may ganun. Especially kapag nagkaroon ako ng family. So, yun lang guys. Maging proud kayo kasi, yun nga, sinusuportahan kayo ng papa nyo or yung kapamilya nyo na nagsisiman. So, saludo ako sa lahat ng mga siman na, ayan, nagbubuhis buhay para sa pamilya. Alam nyo yan mga kabaro. Alam ko na pipil nyo ako. Medyo teary eyes, pero I'm so happy and I'm so lucky to have my father na, ayun nga, na nagsakripisyo din, na palakihin kami kahit malayo siya. And I'm so proud of you, Papa. So, yun nga. So, eto, panoorin nyo yung nasend niya sa akin na video. Nasa dry dock sila. Na nag-attempt siya na mag-vlog. Pero wala pa siyang channel sa YouTube, guys. Ako pa lang ang meron. Kaya i-upload ko dito para makita nyo. Sana, sa vlog ko na to, na narinig nyo kung anong mga ginagawa ng isang seaman para sa pamilya. Napakalaking sakripisyo para sa pamilya. Kikita, lalayo ng ganito para kumita. So, yun nga. Pahalagahan natin kung ano yung mga naibibigay sa atin ng papa natin o kapatid natin or kamag-anak natin na nagbabarko. Kasi hindi biro kung ano yung tinatrabaho dito, kung ano yung sinasakripisyo. Alang-alang sa para kumita, para may maipantustos, para may maibigay na suporta para sa pamilya. Saludo ko sa lahat ng marino. Salute sa inyo, mga kabaro, mga sir. Isa na rin akong proud na proud kasi nandito ako sa linya na to. So, sige guys, panoorin nyo to. Yung papa ko, sinali ko sa vlog ko. So, let's go! Ganyan po, mahaba. So, Mario safe. Mario safe pa, talaga lalim-lalim nito. Kung gaano kalalim. Pagpatuloy po natin ang paglakad. Oop, lusot sa ilalim. May lalim-laliman ng barko. Tara. Ano, ito ang vlogger. Mga marino naglalakad. O yan po, yung mga katropa namin. Naglalakad sa ilalim. Kung gaano kahaba nilakad. Nasa 182 meters po ito. Ang haba. Ang lapad ay nasa 38 metros. Ah, panis sa mga vlogger. Sige. Pagbutihin nyo. Kung gaano. Kalawak. Ang barko. Nang damam. Ayan na. Ngayon po. Mga kababayan. Gano? Lapit na po kami sa prua. Sa nguso. Ng bulbos. Bulbos baw. Ayan na. Lapit na sa angkla. Dapat na kami. Ng angkla. Ayan na. Ayan ang angkla nito ay NCC Nasma. Ayan po. Aming pinaghihirapan lakbayan. Oop, mga kababayan. Yan na po. Kung gaano kalaki ang barko. Oop muna ako. Ayun na, ayun na. Ayun na mga kaibigan. Kung gaano ang nguso ng NCC Nasma. Bukas po ng alas 10, alis na kami rito. Dry dock. Lalagay naman sa gilid. Para ayusin ang mga panang sa kubyerta naman, mga tangke. Yan po mga kababayan. Oh. Gaano ang buhay ng marino.